Magandang araw sa inyong mga kalaro. Ngayon, meron tayong buksan ngayon, guys. Unboxing itong laruan na Airsoft Shotgun. Ito ang M690 Shotgun na gawa sa China. Ating tingnan kung maganda ba ang kanyang performance. Okay, about packaging naman ay wala yung original na box niya. Dapat kasi kasama yung original box para kung ibenta ay mabenta ito sa magandang presyo. Kaya kung kayo ay makabili, guys, ng kumpleto ng package, nandiyan pa yung original packaging niya na karton, ay huwag niyong itapon ang karton kasi yon ang nagbibigay ng magandang presyo pag ibenta niyo ulit ang mga slightly used collection niyo. Tulad sa akin, binibenta ko rin yan pagkatapos ko na malibang sa kanya. Okay, ito na, guys. Sa wakas, unveiling the M690 shotgun made in China. Yan ay airsoft pellets, spring action, one pull, one shoot. Hindi siya tulad ng mga made in Japan na battery operated na semi-automatic. At yung iba naman ay fully automatic. Ito ay gumagana lamang dahil sa kanyang spring. So spring action siya, single pull, single shoot, airsoft. Airsoft pa rin ang kategory niya. Dito naguluhan ako, guys, kung saan ilalagay yung bala. Natatanggal kasi yung dulo. Kaya akala ko dyan ilalagay. Okay. Kaya nang i-testing ko ito, walang lumabas dito, guys, na bala. At para sa may balak na bumili nito, guys, ay tingnan nyo kung saan ilalagay ang pellets nito kasi nakatago ang lalagyan niya, wala sa kanyang instructions, walang manual kasi ito. Ayun, walang lumalabas. Kaya sa palagay ko, ito yan, yung sa sight. Mubabul kasi yung kanyang rear sight ay nahahatak. Kaya dyan ko nilagyan. Nasa around 15 to 16 plastic pellets ang kakasya dyan. At subukan nga natin. Ang maganda sa shotgun, guys, repeater kasi ito. Mas mabilis ang cocking system kasi para siyang Remington repeater rifle. Mabilis ang pag-cock, hindi tulad ng mga sniper rifle na bolt action, nasa gilid ang cocking, kaya medyo matagal ka makapag-shoot doon sa mga sniper rifle at iba pang klaseng rifle na gawa ng China. Itong shotgun lang ang pinakamabilis. Kahit ngayong kanilang mga pistols ay mabagal ang cocking. Ngayon ating subukan, guys, dito sa paper target. 7 meters lang ito. Ang layo ay 7 meters kasi nasa loob tayo ng controlled environment. Nasa room tayo para walang hangin. Para alam natin ang grouping. Malakas niya, guys, sa palagay ko mga 350 FPS. 300 to 350 FPS ito. Kasing lakas ng mga battery operated airsoft. Malalaman mo kasi kung malakas dahil sa tunog sa papel. Malakas siya, pati yung ricochet sa likod. Ulitin nga natin. Ayun, guys, so tumatagos hanggang kurtina. Kung nakita niyo yung kurtina, doon gumagalaw yun. Kaya malakas siya. Maganda ang shotgun compared sa iba pang mga rifle na made in China. Maganda lang tingnan yung iba kasi sniper nga. Yung iba ay tactical rifle, yung tulad ng mga AR-15. Maganda sila tingnan kasi may mga scope. Pero ito walang scope, pero tumatama naman ang sight niya. Okay naman.
Ito ang grouping. Tingnan nyo guys ang grouping niya. Alas 12. Hitting 12 o'clock. Maganda ang grouping niya. Nasa 2 inches lang. Kaya approved sa akin ito. Magandang laruan sa adult. Pwedeng pang adult ito guys. Tulad sa akin na mahilig talaga sa barrel. At hindi ko kayang bumili ng mga tunay. Saka mahirap naman dito sa Pinas. Pag tunay na barrel ang gagamitin mo sa backyard mo, maraming tatamaan na kapitbahay, di ba? So, mas maganda na itong mga plastic lang. Ika nga, toys for the big boys. Itong ang lalaking tao na pero naglalaro pa rin. Kasi naman mayroon pa daw bata sa ating loob. There is a boy inside a man's body. Kaya ang mga lalaki mahilig talaga sa laruan. Ayan guys, ang paglagay ng balat yan, dyan lang sa may rear sight. At madali siyang lagyan ng bala, hindi tulad sa magazine na isasahin mo. Tingnan nyo guys dito ang accuracy niya. Ayun no. Malakas talaga siya. Maririnig mo kasi sa impact ng bala na malakas talaga. Kaya 2 thumbs up ako dito compared yung sa ibang rifle ko. Katamtaman lang ang velocity. Ito mas malakas at mas mabilis ang cocking dahil nga shotgun. Repeater siya tulad ng mga Remington 22 rifles. Pero ito ay hindi pwedeng laruan ng mga minors. Below 18 ay bawal dito guys. Mga parents, bawal ibigay yan sa maliliit na anak nyo. Dapat 18 years old and above ang edad, kasi yan ay nakakasakit at nakakabulag. Pag tumama sa mata, talagang bulag ang tatamaan. Dito nilagay ko guys sa likod ang camera para makita nyo ang impact. Ayun. Mabilis talaga siya guys. Kasi nga pump action shotgun nga eh. 2 thumbs up ako dito. Kahit made in China, okay lang. Maganda, malakas. Kaya mga kalaro, subscribe my channel and share also.